Lumutang ang mag-asawang nakasaksi umano sa pangyayari noong gabing mapatay ang 19 na taong gulang na si Carl Angelo Arnaiz sa Caloocan. Gate nila si Arnaiz ang unang nagpaputok sa mga pulis. Narito ang unang balita ni Jay Sabale. Bagamat ilang buwan na ang lumipas nang mailibing ang 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz, nababagabag pa rin daw ang mag-asawang ito sa kanilang nasaksihan noong August 18 ng madaling araw kung kailan sinasabing napatay ng mga pulis si Arnaiz. Kagabi, dumulong sila sa CIDG-NCR para magbigay ng pahayag tungkol sa kaso ni Carl. Namamasada raw sila ng tricycle noon at naghatid daw sila ng pasahero sa Torcillo Street sa Caloocan bandang alas 3:30 ng madaling araw. At nang palabas na sila sa C3, may nakita raw silang naghahabulan kaya nakiosyoso sila. Nakita daw nila ang isang lalaki na naka-jacket na itim ang hinahabol ng dalawang mas malaking lalaki. Nakita po namin na hinahabol ng dalawang lalaki mataba. Sumigaw po yung dalawang lalaki mataba ng pulis. Dito na raw bumunot ng baril ang naka-jacket na itim at pinaputukan ang mga humahabol sa kanya. Humarurot daw sila papasok ng Torcillo, itinabi ang sasakyan at nagtago sa sidecar. May mga putok pa rin daw silang naririnig noon. Matapos ang putukan, naghintay sila ng ilang minuto bago lumabas at umalis sa lugar. Doon na nila nakita ang maraming mobil at may police line. Duguang nakabulagtaan na raw ang lalaki nakaitim na jacket. Lumalabas na 10 araw pa ang lumipas bago natagpuan ang pamilya sa isang morgue ang labi ni Carl. Nang nasa mga balita na sa telebisyon, noon lang daw nalaman ng dalawa ang tungkol dito. Si Carl daw ang nakita nilang unang bumaril sa mga umahabol na pulis. Isipin na rin po natin yung ginagawa ng mga pulis yung trabaho nila, tapos ganyan pang yung mangyayari, diba? Unfair naman din yun. Ayon naman kay Police Senior Superintendent Wilson Asueta, tinanggap daw nila ang pahayag ng dalawa pero subject for verification para ito. We will study as to their motivations. So that's why kung ano man ang ma-find out namin, we will report it to CIDG headquarters and of course to the NHQ. Nauna nang itinanggi ng pamilya Arnaiz na may baril si Carl at hindi raw ito sangkot sa pang-hold up. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, reporting.